Hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel. Hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo finally yung skincare routine ko na hindi ko alam kung bakit nire-request nyo. Paano? So kung gusto nyo malaman kung anong ginagamit ko every day and every night of my life, please keep on watching. First things first is to cleanse my face, and yung ginagamit ko is this Bello Essentials Pore Minimizing Whitening Face Wash. This is for oily skin, pero ang aking skin type is normal to oily skin. Pati ba naman sa voiceover may mga aso, bad trip? So, kakatapos ko lang maghilamos, guys. And nag-tint lang ako para kahit papano. Kasi nga, mag-film tayo. May kulay naman ako. And yun, right after ko maghilamos, nagto-toner agad ako. And ang gamit ko is this Celetec Dermoscience Alcohol-Free Toner. Actually, guys, yung lagi ko talagang ginagamit is yung blue. Pero ngayon, eto, tintay namin yung pink. Pero hindi ko siya masyado nagustuhan. Inuubos ko lang talaga siya. And pag bibili na ulit ako, yung blue na ulit yung bibiliin ko. So, yun, nagamit lang ako ng cotton pad, and yung cotton pad na gamit ko, guys, is yung Cadel's Cotton Squares. Yun, maganda kasi siya, hindi siya nasisira. Kasi di ba yung ibang cotton pads, pag ginanon mo, tanggal-tanggal agad, bes. So, ayun, kuha lang ako nyan. Tapos, lagay ko lang sa aking face. Kahit naghilamos na ako kasi, feeling ko may mga dumi-dumi pa rin na iiwan dyan, kaya gusto ko pa rin mag-toner. Kasi, ito talaga yung parang feeling ko, nakakalinis ng face. O, di ba? Wala. Pero kasi minsan, meron eh. So, yan pati leeg, syempre. So, after ko sa toner, diretso na agad tayo sa moisturizer and yung manok. And yung manok, iluluto na natin siya. Ang gamit ko ngayon is this High Panic The One Essential. Ayan yung itsura niya. Nasa box pa siya kasi nilagay ko lang siya. Pero ginagamit ko na siya. And pinadala pala siya sa akin ng Shopping 99. So, thank you Shopping 99 for sending me this. So, ganito yung itsura niya sa loob. Ano siya, guys? Glass siya, guys. Ayan, makikita nyo. Bawas na siya kasi nga ginagamit ko siya. Actually, guys, hindi ako talaga nagmo-moisturizer pag magme-makeup ako. Gabi lang talaga ako nagmo-moisturizer kasi feeling ko nagiging oily yung skin ko and ang lagkit-lagkit niya sa peel. Yung ginagamit ko na siya, tinry ko siya, besh. Mas bet ko pa siya jowa ko, besh. Kasi syempre, sino naman may gusto na malagkit yung mukha niya, di ba? Ayoko nang malalagkit. Malagkit niyang tingin, malagkit niyang salita. Alam ko, mapupunta rin sa wala. Ay, munta nga. So, ayun, ganito yung itsura niya, guys. Glass siya, and pag inopen mo siya, ganyan. Pump siya, guys, na, which is good, kasi syempre, makakokontrol mo kung gano'ng karami ilalagay mo and yung magagamit mo, hindi siya masasayang. So, ito, nakalagay dito for anti-aging and wrinkle smoothing. Yung ingredient niya nandito rin, tas yung direction, yung caution, and yung manufacturer date, yung distributor, and yung kung saan siya galing. So, ito, imported from Taiwan siya, girl. So, ayun. Yung direction niya, use toner first after cleaning, apply the essence on face and neck, then gently massage until fully absorbed. So, ayun, ginawa ko naman siya. So, gawin natin siya ngayon, ipapakita ko sa inyo. Kuha lang tayo, pump lang tayo. So, yan. For my face, dalawang pump yung ginagawa ko. Ginagawa? So, ayan. Lagay lang natin siya. Tapos, alam nyo ba? Wait lang. Ang bango niya. Promise, legit. Amoy ano siya? Amoy... Ah, wait lang. Amoy... Flower, ayun. Amoy flower siya. Na... Hindi yung flower na pabangway. Basta flower yung amoy niya. Parang may pagkasampagita, something, ganun.
Tapos ayan, ginaganya ko lang siya, minamassage ko lang siya sa aking face. And very smooth niya, guys. Parang water din pala siya, guys. Tapos kapag na fully absorb na siya ng ano ba? Pag na fully absorb na siya ng mukha mo, sobrang smooth niya, besh. Ito nga actually, guys, ito na yung ginagamit ko as a primer rin pag nagme-makeup ako. 'Di ba? Nakakaloka. Naglalagay rin ako sa neck, isang pump lang, guys, for the neck. Sayang naman, 'di ba? Baka maubos agad. So ayan. 'Di ba yung iba, hindi mo siya malalagay sa leeg mo kasi ang lagkit. Ito hindi talaga, guys. And pansin ko, guys, pag nagme-makeup ako and ginamit ko siya underneath my makeup, hindi nagsiset yung mga foundation na ginamit ko sa mga fine lines ko, like here, dito sa ilong, kung saan nagbubuo-buo yung mga foundation. Bukod sa na nga nakaka-moisturize na nga siya ng face, hindi pa siya oily sa face. Alam nyo ba yung feeling na ganun? So, kung interested kayo, ilalagay ko yung link niya sa baba. And yung price niya pala, guys, 859 ata or 850. Check nyo na lang. Tapos, makakakuha kayo ng 30ml na product. So, move on na tayo sa next na product na ginagamit ko. And yung ginagamit ko sa aking eyes is yung eye lift cream ng Quick FX. And lalagay ko lang siya. Pero feeling ko hindi na... Diba? Nang oras ba kayo titigil? Alas 12 na. So, kukuha lang ako ng konti. Kasi pag marami nilagay yung mag-oil, parang nag-oil ako. So, yan, lagay ko lang siya under eye. Sa kabila rin. Kung meron pa nga kayo, guys, na alam na pang eye, under eye, sabi, mag-comment naman kayo sa baba kasi feeling ko hindi siya effective kasi ang tagal ko nang ginagamit nito pero wala naman nangyayari. So, ganyan pa rin siya. Yung last step na ginagawa ko pag nag-skincare ako is yung pag-moisture ng lips and yung gamit ko is this Nivea Med Repair. Lalagay ko lang siya dito. Yan. Tapos na. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching. I hope you enjoy. Please like, subscribe, and follow me on my social media handlers. Comment down below kung may gusto kayo pagawa. And that's it. Thank you!